Welcome to eFarm at ngayon pag-usapan natin kung ano ang advantage ng isang dalanghita farmer. Marami tayong nabalitaan na maraming itinapon ng mga kamatis, carrots, cabbage at iba pang mga farm products dahil sa baba ng presyo. At ang itinuturong dahilan ay ang mass production. Marami rin mga kalamansi farmer ang umaaray sa presyuhan during peak season at iisa lang din ang dahilan, ang low of supply and demand. Paano ba ito maiiwasan? Ito ang tatalakayin natin ngayon. Ang pangunahing solusyon nito ay maghanap ka ng produkto na wala sa inyo. Isang produkto na ikaw lang ang nag-produce, ikaw ang mag-decide kung magkano ang presyuhan. At dahil wala kang kakumpetensya, hindi ka mahirapan ibinta ito sa merkado. Isang halimbawa nito ay ang pagtanim ng dalanghita. Kung ikaw ay nasa northern part ng Luzon, siguradong kilala mo ang tanim na ito. Ang dalanghita ay isang napakasarap na prutas na kabilang sa mga citrus family na makikita lang sa mga tropical countries katulad ng Pilipinas. Isang napakagandang investment at siguradong kikita ka nito taon-taon. Kung wala pang dalanghita farm sa lugar ninyo, ito na yung pagkakataon na subukan mo ito. Ang average na kita ng isang dalanghita farmer ay nasa 800,000 pesos bawat hektarya sa isang taon. Kaya ito po ay patunay na napakagandang investment kapag mayroon kang dalanghita farm. Kami po ay magbibinta ng dalanghita seedling sa mga susunod na taon. Pero hindi po kami magbibinta malapit sa lugar namin para iwas kompetisyon. Maraming salamat po sa panonood at pakisubaybay pa sa iba naming video about Dalanghita Farm.